Sa pagtatapos po ng Agosto o ang buwan ng wika, hindi dapat matapos ang ating pagpapahalaga sa ating wika. Sinisikap po ngayong isalba ang 40 katutubong wika sa bansa na nangangalim na mawala dahil kaunti na lamang ang nakakaalam. Nakatuto si Nico Wahe. Ika nga ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Pero paano kung wala na o namatay na ang wika? Ayon sa UNESCO, ang isang wika ay alive o active kung 200,000 nagsasalita o gumagamit nito. Kung mas mababa sa bilang na yan, nanganganib na ang wika. May 130 wika ngayon sa Pilipinas ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino at anila, 40 ang nanganganib ng maglaho. Numero 1 rito ang wikang Arta ng mga taga-barangay Disimungal sa Nagtipunan Quirino na sa 10 na lang ang nagsasalita. May 4 na katutubong wika na wala nang nagsasalita. Isa po sa pangunahing rason kung bakit nanganganib ang wika ay yung pag-alis mo sa iyong ancestral domain. Kadalasan daw sa mga katutubong na ikipagsapalaran, mas sinasambit na ang wika sa pinupuntahang lugar. Kung hindi na sila babalik sa komunidad, mahihinto ang paglaganap at pagtuturo ng kanilang wika. Kaya naglunsad ang KWF ng mga proyekto magsasalba sa mga wikang nanganganib, gaya ng pagtatayo ng bahay wika. Dito ay tinuturo sa mga kabataan ang kanilang katutubong wika bago pa sila pumasok sa formal school. Inumpisa nito noong 2018 sa Barangay Bangkal sa Abukay, Bataan. Kami pag sa bahay, wikang katutubo, ultimo kong mga anak ko, wikang katutubo. At yung mga teacher, sinasabi namin na sila ay nakipamuhay sa community namin, tinuturoan ay katutubo, kailangan mag-aral sila ng wikang katutubo. 12 IP communities po ang magbukon dito sa Bataan. Magbukon po ang gamit po namin sa bahay at yun po ang isang sekreto na mapreserba mo po ang wika ay unang-unang gamitin sa bahay. Nagtatayo rin ito sa Negros at Kasiguran Aurora. Isang matagalang programa po kasi ang pagbuhay sa isang nanganganib na wika o muling pagpapalakas dito. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatuto, 24 Oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.